Ayun, dahil nga trending, trending si Mami Tony sa kanyang post na nakarang araw, nandoon ako nung panahon na may bumagsak na bato. Sabi ko, siguro kailangan kong ano, magsalita tungkol doon sa mga kaibigan, kapitbahay, at mga malalapit sa akin. Kasi tumira ako dyan sa bahay na yan eh. Our beloved Boss Mike! Boss Mike! Severa! Naglipat po kami ng bahay. Yes, nasa ibang bahay na po kami ng buong Toro family. Dahil may nangyari po sa bahay namin sa kabila na hindi po namin nagustuhan. Apat na beses po kaming binato ng kapitbahay. Actually, hindi ko po alam kung kapitbahay ang nambato sa amin. Dahil yung mga unang araw po na nandun kami, unang linggo, sobrang marami nagbigay ng food, maraming nag-welcome sa amin doon. Sobrang okay lahat. Hanggang sa yun na nga, 1 month pa lang kami nagsistay sa bahay namin. Meron pong nagbato sa amin ng bato sa terrace. Hindi namin alam kung sino eh. Ayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, saan man kayo. Sulok ng mundo namin. Gusto ko lang bigyan ng linaw yung nangyayaring pangababash ba yan o para matuldukan yan. Kung ano man yung aming agreement ni Miss Tony Fowler, walang nakakaalam kundi kami dalawa lang. Ngayon, sa mga nagsasabi na hindi totoo na nabili niya, na nagkakamali po kayo. Totoo po yun. Totoo po yun. May maraming negosasyon na nangyari dyan sa bentahan, bilihan na naganap. At sabi ko nga, walang ibang nakakalam, kahit sino. Kahit sino, kahit nanay ko, hindi alam kung ano yung, paano yung ginawa naming transaction dyan. Kaming dalawa lang. At syempre, ng asawa niya, no, kay Daddy Rob, bro, pasensya na sa nangyari. Hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. Medyo busy rin tayo sa mga ibang bagay na nangyari sa mga buhay-buhay natin. Alam mo na yon. Ngayon, ako na humihingi ng paumanhin sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, na kung medyo nasaktan kayo sa post ni Mami Tony, pagpasensya nyo na. Mabait na tao yan ako na nagsasabi. Kung meron man kayong hindi nagustuhan, ayan na natin. Ako na nagsasabi, mabuting tao yung mga yan. Minsan hindi ko nakitaan na nag-agrabyado sila ng kapwa nila tulad ng iba. Palagpasin na natin. Wala naman may dudulot yan, kundi ganun lang din. At least kung nailabas na natin kung ano yung gusto nating sabihin. Pero ako na nagsasabi sa inyo, nabili ni Miss Tony yan, nabili ng pamilya nila yan. Ngayon, hindi ko na alam kung itutuloy pa nila. Dahil sa totoo lang, hindi pa naman tapos na tapos kung ano yung usapan din namin. Although, nakapagbigay na sila ng higit sa kalahating deposito. Yun lang yan. Mga kapitbahay, alam niyo naman siguro, di ba? Mga kapitbahay, mga kaibigan, at sino pa man. Nandoon ako nung panahon na may bumagsak na bato. Saksihan ko sa mga mata ko, sa sarili ko, na biglang may lumagabog. Mismo, sakto, dun sa terrace. Ngayon, sabi ko, uy, ano yun? Hindi naman ganun kalakihan bato. Pero talagang pag tinamaan ka sa ulo, may kalalagyan ka. Madalas kasi nakatambay kami sa veranda namin sa taas. Sa 4 beses na yon, wala namang tinamaan. Hindi din naman ako iiyak eh, kasi hindi naman ako tinamaan. Tsaka baka pag binato ako, hindi din talaga ako iiyak, baka binato ko din ng bato. Natakot ako para sa anak ko, syempre kay Tyronia. Baka mamaya nakatambay yung anak ko doon naglalaro, may mang bato o may mang trip. Hindi ko alam kasi kung sino ka eh. Kung tiga doon ka ba o dumaan ka lang para mang trip, para mang bato. Kung sino ka man, God bless sa'yo. Sana ikayaman mo yan. Sana ikaunlad mo yan. Hindi lang nila siguro sanay dahil nga bago sila sa area. Totoo naman na may mga lumilipad sa taas kasi hindi natin maiwasan. May mga bata siguro na, alam mo na, pagka may ibon o whatever na, ano, nang babato bigla, na mga ganun. Kasi nung bata ako, ganun din ako. Pag may nakita ako na, ano, bahala na dyan kung sino tamaan.
minsan mga pusa, minsan eh mga kung ano, minsan lumalagabog talaga. Nasubukan ko 'yon. Hindi lang dalawang beses, tatlong beses, apat na beses dahil matagal naman akong tumira diyan sa mga kapitbahay ko diyan. Binabati ko kayo. Shout out sa inyo lahat, mga kapitbahay. Siyempre, hindi ko naman masisisi bilang isang magulang at may anak, okay lang kung tama naman siya, kung iba-iba lang o malalaki, okay lang. Paano kapag si Tyrone niya, kahit ako masasaktan ako. Bilang isang magulang, unahin kong isave yung anak. Karapatan niya yon, pribileho niya na kung saan gusto niyang pumunta, kung saan gusto niya. Irespeto natin yon. Mga kapitbahay, alam ko mahal niyo ako, mahal ko rin kayo. Sana tapusin na po natin. At kung may nasabi man sa inyo si Mami Tony sa kanyang post, pasensya na po, ako na po humihingi ng paumanhin. Tingin ko kailangan lang natin ng konting pangunawa na sa ganun mabalansin natin ang sitwasyon. Ako, wala akong sinisisi dahil mga kapitbahay ko dyan, alam nyo naman kung paano ako makisama at alam nyo kung ano yung ano natin, yung samahan natin dyan. Tinginan lang, kindatan lang, nagkakaunawaan na tayo. Talagang yung respeto namin sa isa't isa ay hindi basta-basta natutumbasan. Kaya saludo ko sa mga kapitbahay ko sa Valenzuela. Saludo, saludo, saludo! Muli, sana tigilan na natin, tultukan na natin kung ano man yan. Kung makikilala nyo lang sila, Mami Tony at Daddy Rob, doon nyo naman makikita yung pagiging totoong tao nila. Wala akong masabi. Promise ha, wala akong masabi. Wala akong masabi sa kanila. Sobrang bait, sobrang maunawain, sobrang maintindihin. Hindi pinag-uusapan sa kanila yung pera. Ganyan sila. Hindi pinag-uusapan yung pera. Alam mo yun, basta na lang nagbigay ng pera ng kahit na walang receive, ng ganong kalaki. Hindi ano yun, hindi normal yun. Kaya minsan ako nagsasabi sa kanila, hindi dapat yun yan. Bigay lang kayo ng bigay. Paano ko pag ibang tao? Baka mabulol kayo, maloko kayo, o ma-scam kayo. Alam nyo yun, marami tayong karanasan dyan sa mga ganyan. Sila, wala, ito na, boss Mike, yan na yung pera. Ganon, ako kasi kahit man, ganon at tiwala sila, tinuturoan ko sila na huwag ganon, huwag kayong basta-basta. Kasi hindi lahat ng inyong mga kaharap tulad ko, diba, tulad nyo. Ganon, hindi ganon yun. Huwag nyong ipapalagay na yung mga taong kausap ninyo ay kagaya ninyo. Yan, lagi nyong tatandaan. Yun naman yung sinabi ko sa kanila. Mag-ingat sila lagi. Kasi sa sobrang tiwala, dun tayo laging napapahamak. Muli, mga kapitbahay ko, mga kaibigan na nasaktan o ano, hindi po sinasadya, ako na po humingi ng paumanhin. Sana yung walang magbago sa samahan natin bilang magkakapitbahay at pagiging magkakaibigan. Daddy Rob, Mami Tony, Mami Marie, okay, Tyronia, miss kita. Okay? Sana tapusin na natin, wag na tayong mag-sumagot o para mawala na yung issue na yan. Mami Tony, pasensya mo na. At na-misinterpret lang yung sinabi mo, pero ako na humihingi ng pasensya. Pasensya na. Miss Tony, friendship pa rin. Kung ano yung pagkakaibigan natin, pagkakaibigan pa rin. Daddy Rob, pasensya na kayo. Yun lang. Siyempre, sasamantalin na rin natin pagkakataon para batiin sila Iloco Pinoy, buhay ka idol, sa lahat ng United Talino Warriors, mabuhay po kayo. Sa mga kasama natin, Inday Marie, Cherry Salvador, Bagtit, JR Balico, Army Roldan. Tingin ko panahon na para pag-usapan ang dapat pag-usapan. Laser Vision, DJ Yubi, siguro naman panahon na para ayusin natin yung dapat natin ayusin. Ha? At malapit nang lumabas. Sabi nga rin, lumabas. Ha? Malapit na lumabas. Basta may lalabas. Basta may lalabas. At syempre kay Mister, sa totoo lang, Sir, mabuhay po kayo. Idol ko po kayo. Magaling. Magaling po kayo.
At syempre sa aking bagong kaibigan Noel Cruz, Captain Noel Cruz, mabuhay kayo sir. Binabati ko po kayo. Isang pagsaludo po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa merienda na ano na hinanda nyo at sa wine na pinainom nyo, napakasarap. At syempre sa mga naniniwala at sa mga taong nananatili para bantayan at sumubaybay sa lahat ng ginagawa nating mga videos para sa katotohanan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga bashers, go lang, mambash lang kayo ng mambash. Walang problema. Paulit-ulit na lang yan. Walang problema. Kahit anong gawin ninyo, walang problema. Bahala kayo. Basta sinasabi ko lang sa inyo, yung aking sinasabi dito ay yung totoo lang. At kung meron kayong gustong sabihin o itama, sabihin nyo lang. Malaya po kayong lahat. At yan talaga buhay. Hindi tayo pare-parehas ng kung ano yung pananaw sa kung anong, kahit anong issue yan, eh, meron at meron tayong pagkakaiba. Yun nga lang, syempre, yung alam namin, lalo sa akin, kung ano yung alam ko na tama, eh, doon ako mananatili para sa tama. Wala ni naman makakapag-impluensya sa akin sa kung ano yung alam kong tama. Yun lang yun. Mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, tapusin na natin tong sigalot na to. Walang kakwenta-kwenta yung pinagtatalunan natin. Walang kakwenta-kwenta. Kayo nga mismo, hindi nyo naman kilala. Hindi nyo kaano-ano. Oh. Walang ibang tutulong sa atin sa anumang hamon ng buhay natin, kundi tayo-tayo lang din. Ako ay nandito, nagsasabi sa inyo na tapusin na natin. Walang kwenta para pagtalunan yung tao na alam naman natin na walang ginawang mabuti para sa atin lahat. Alam natin yan. At kung meron man, siguro ay sapat na yung pagsaludo at pasasalamat sa kung ano man yun. Pero kung yung mga pinapasok ninyo na mga balita at opinyon, prinsipyo sa mga tao, sa mga kababayan natin, hindi po kami papayag nang ganun-ganun lang po ninyo lutuin, linlangin ang isip ng mga kapwa natin Pilipino. Maraming salamat po ulit. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Boss Mike. Boss Mike. Boss Mike. Boss Mike. Severa!